Ayan o, as you can see, may Tiger Sugar o. Wow, meron silang happy hour. Nagbalik na siya, ang Fire Dance. Papakita ko lang sa inyo, Boracay Beach Party, the epic. Welcome to Ombargay, the best buffet in the island. Chill lang ano, chill lang yung place na kasi maruha. Okay guys, hello sa inyo lahat. I'm back again with another video. At ngayon, gabi po ngayon. Yes, nakikita nyo naman. Andito ako ngayon sa U Hotel. And actually, medyo maingay dito kasi may tugtog. But now, gusto kong sabihin sa inyo na ngayon, kasi previously, mayroon akong ginawang vlog, which is ito. Ayang vlog na yan. Nilalagay ko dito sa screen. Kumbaga yan, parang nilakad ko from station 1 to station 3 ng umaga. At ngayon naman, gagawa naman tayo ngayon ng evening version. I mean, ng night version. At ngayon, para at least maipakita ko sa inyo kung ano nga ba ang mga bukas na party place, kung ano yung mga bukas na resto, kung ano yung mga bukas na coffee shops ng ganitong oras. Time check, it's already 8:30 PM. So again, 8:30 PM po itong start ng aking video. Habang ngayon kasalita ako 8:30 PM, so 8:30 PM onwards yung oras nito, okay? Kaya if ever kapag gusto nyo lumabas ng Boracay ng ganitong oras, ito ang makikita nyo. So ngayon, let's go. Let's go sa mismong station 1 from here sa station X or sa U Hotel. Sumakay na tayo ng tricycle para mas mabilis. Let's go! Okay, so ano ate ang nililook forward mapuntahan natin ngayong gabi? Aside from sa mga coffee shops, sa mga resto, ano? Drinks. Ano gusto mong inumin? Cocktails. Ano may favorite mong cocktail? Margarita. So Kyle, ayan, nandito lang kami ngayon sa labas. So ito yung itsura dito sa Station X ng ganitong oras. Actually, ewan ko kung naririnig nyo. At ngayon tara, lumabas na tayo dito at magharap na tayo ng tricycle going sa Station 1 sa may Astoria area. So doon tayo magsisimula. Going there, ay from there hanggang dito sa Station X. Medyo malayo-layo ang lakarin natin ngayon. Kaya let's go! Magsimula na tayo ngayong 8:30 PM. Okay, so ngayon medyo evening time and makikita nyo nasa U tayo. Tara ate, doon tayo sa kabilang area kasi doon yung sakayan papunta doon sa mismong Station 1 sa may Astoria area. Actually, kung mapapanood nyo yung mga previous episode nito, doon tayo nag-check-in sa area na yon, which is the Muse Hotel. But now, di ba nga, doon tayo sa Station X and babalik tayo doon kasi yun ang parang starting point natin. Ngayon guys, nakasakay na kami ngayon dito sa e-trike. And normally kapag kasasakay kayo sa e-trike, always look for regular. Yun ang technique kapag pupunta kayo dito sa Boracay. And ayan, ito yung itsura ng gabi. Mismo nga area ng parang highway nila dito. And makikita nyo yung PNB. Bukas pa yan. Yung ATM, I mean. Tapos Henan, Palm Beach. So dito sa side na to, makikita na natin yung area ng mga kainan, mga pharmacy. Ayan, mga international restaurant. Kasi usually dito ngayon, nag-uusbungan yung mga restaurant ng Koreans. Tapos mga Chinese restaurants. Ayan, so if ever kung naghahanap kayo ng laundry, pumunta lang kayo sa tabi ng Lime Hotel. Meron doon. Nakita namin, bukas pa siya ng ganitong oras, 8:30. Tapos, ayan, makikita nyo, bukas pa yung Watson. Ayan, sa Henan na Palm Resort, malapit lang. Okay guys, so andito na tayo ngayon sa area ng Astoria. And ayan, as you can see, dito kami pumasok sa may area ng Natalia's Cucina. Tapos may Jonas dyan. Actually, nakainom na kami dyan before sa Jonas na yan. Masarap po yan. If ever, pwede kayong bumili dyan. Ang combination na lagi kong iniinom dyan is parang banana mango. Ayan. So time check, anong oras na ate? It's already 8:38. Ang grabe, 8 minutes lang nun. Simula na nagpunta tayo sa U Hotel. So ayan, magsisimula sa Astoria, Boracay. Ito yung bagong branch nila sa Station 1. Then, dire-diretso tayo. Ayun yung yellow cab. Ayan o. As you can see, may Tiger Sugar o. Wow! Grabe. Dati hindi yan bukas na napunta ako dito. So, ngayon bukas na siya. If ever, kung gusto niyo makita, ayan yung price. Number 1, 150 pesos. Hot or cold man yan. Okay? So, ito. Yung area naman na to is a seafood, White Sand Cafe, seafood grill, pasta, intercontinental and coffee. Then ito, oh, wow, self studio and cafe at the White Beach. Diba? Ang lakas mga Korean-Korean vibe. Tapos, ayan, nakikita nyo, meron dyang area at pagka diniretso nyo dyan, ang tutugunin niyan is ayun. Nakikita nyo yung Blackfish nasa dulo? So, yun yan. Dito naman, Havaianas. Meron dito ang store, Station 1. At dito sa side to, dito naman yung famous na Ihaw-Ihawan. Ano ate pangalan ng famous Ihaw-Ihawan dito? Meriels. Meriels. Ayan. Sikat yan sa mga vlogs, si Meriels. Ay, sorry, Merlins. Merlins pala. Merlins pala. Merlins. Merlins. Masarap grabe daw dun yung ano, yung burger. Oo, oh, akala na ate ko Emerins. Feeling ko, antok ko na din, no? Ayan, dyan kami nag-check-in sa The Muse Hotel, Boracay. Yan yung first hotel. So, if ever, yung link nasa ibaba. So, if ever, yung Muse Hotel, pwede kayo doon mag-check-in. Yung link nasa ibaba. And also, you can use my code PAULIVAN5OFF para magkaroon kayo ng extra 5% of discount. Talat ng available niya sa group. Mapa hotels and activities. Ayan, ito naman, katabi na yung Aplaya. Then ito, Royal Indian Curry House. Ayan, dito naman is Army Navy. Ayan, dati alam nyo, yung siguro pangalawa o pangatlong punta ko dyan kami nag-check-in. Nakalimutan ko na yung name pero maganda yung vibe dyan sa itaas. Nung mismong hotel na yan.
maganda yung vibe. Ayan, so Boracay Coco Nuts, yun nakalagay. And dito oh, isa to sa mga sikat na accommodation dito. Yang Suzuni. So ito yun, dito yun sa area na to. At maganda ha, beachfront. Usually kapag ka beachfront ay medyo pricey. Pero yung Suzuni na yun, kapag ka tinitingnan ko sa online, mura lang yan. And if ever again, you can book that sakluk para meron kayong 5% off discount. So again, use my code PAULIVAN5OFF para magkaroon kayo ng ano ate? 5% discount. Discount, yeah. Ayan, oh, diba? Dito naman, pamana. Actually, parang nakikita ko yun sa TikTok, yung pamana na yan. Doon katabi niya itong pikes o paiks. Hindi ko alam coffee. So tara, lapitan nga natin ate kung ano ito. Bago siya. So espresso, ayan, hot, 110 pesos. Americano, 140 pesos, hot and ice. So, sa bandang baba, ito ang pinakagusto ko lagi. Green tea latte, ayun yung presyo, 180, mapa-hot or cold. Actually, same lang yung hot and cold version niya. Pero ito, may mga time na hindi. Ah, same lang, add shot pala yun. So, ayan po. Then next, katabi niya itong Mooney Mooney. O, diba? Meron silang happy hour, yung Mooney Mooney hour. Ano, kaya lang, alang sign ngayon. Then Jerry's Grill, yung katabi niya. Dire-diretso dyan yung Jerry's Grill. Then dito yung Starbucks. Ayan. Actually, yung mga parents ko, nakapag-ano na sila Starbucks. Pero ako, hindi pa ako nakapag-Starbucks dito sa Boracay ngayong trip na to. Dahil, medyo hectic kasi ang ating schedule. Okay? So, if ever, dyan sa Station 1, pwede kayo dyan, mag-Starbucks. Ayan, tignan nyo, oh. Ito, oh, Beach Hot Bar. Actually, ano yan, di ba? Brand yan ng ano? Brand ng sunscreen. Ay, no? Meron sila. Oh, tignan nyo naman. Dito naman sa area na to, makikita nyo yung mga bilihan ng mga souvenirs. Ayan, bilihan ng mga tote bag, bilihan ng mga bracelet, ng mga necklace, ng mga shades, ng mga t-shirt. Again, napakamura kapag ka sa ganyan kay bibili. Yung dito sa mga beachfront na ganyan. Meron din namang mga area dito na papasok ko sa loob. Pero mura yan. Kung makikita nyo, bumabalik na talaga yung beach party dito sa Boracay. Actually ngayon, upon filming this one, andito ngayon si Apple De App. Yes, March 15, andito si Apple De App. I repeat. Ayan, may fire dance. Wow! Ayan yung fire dance! Wow! O diba? Nagbalik na siya! Ang fire dance! Wow! Wow, tignan nyo guys! Ayan, fire dance is live! Wow, it's back! Woo! Nakakatuwa naman yung pagpunta natin dito sakto sa pagbalik ng mga fire dance at party. Ayan ah, tignan nyo, meron pa oh. Wow, wow, oh, 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 ibugan mo yan. Wow, ooh! Wow! O, diba? Galing oh, sige, 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 ibugan mo yan. Oh, 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 oh. Okay, so tapos na tayo dito sa area ng Henan. Dire-diretso na tayo. And check na natin yung mga ibang parts. Wow, nasasakop na ulit ang harapan ng mga beach ngayong gabi. Dati walang ganyan. Nagbabalik na talaga ang buhay dito sa Boracay. Ayan, back to tahimik part. Tahimik part to. The district to. Pero parang maingay na sa taas ng the district. So sa area na yan. Pero dati napunta na ako dyan. Merong bar dyan sa Tuktok. So baka meron dyan nga pang party din. Alam nyo, nung nakaraan, nung nagpunta ako dito around January, meron ditong massage dyan sa mismong district. Kaya lang, hindi ako nakapunta dun sa booking ko dyan. Sayang. So if ever yung link ng massage, ilalagay ko na lang sa baba. And again, yung kanipromote, pero gamitin yung code ko for 5% off. Dito na tayo sa part ng Red Coconut. Ito po yung makikita nyo ng mga bandang 8:40 PM. Ayan yon. O, diba? Dito na tayo sa area na to. Area ng Surf Turf. Steakhouse siya. And sa taas niya, ang famous na tatuan. Ayan. Ngayon guys, tara, magpunta tayo dun sa area na kung saan nagtayo dito ng stage ngayon eh. Again, March 15 to nangyari ha. Ayan, pakikita ko sa inyo, may stage dun. Kasi nga ngayon yung parang officially pagbabalik ng beach party dito sa Bora. Ang daming tao dito ngayon guys. Like literally, daming tao. Nakikita niyo sila. Ah, naka-close! Ah, naka-close! Hindi siya open for public. Diba? Uy, may ano. Ah, may basa pala dito, guys. Okay, guys. Ayan na. Papunta na tayo. Eh, tignan nyo, oh. Mayroon dito yung area na kung saan bumalik na din ang mga sandcastle. O, diba? May mga sandcastle na dyan. Guys, hindi ko alam kung narinig pa ako. At hindi ko alam kung makaka-copyright ng video na to. Pero okay, given na yon. Ahayaan ko na siya na makaka-copyright para sa inyo. Ihira lang naman to, okay? So ayan, tignan nyo kung gano'ng kadami yung tao. At ito yung party nga pala ngayon. Papakita ko lang sa inyo, Boracay Beach Party, the epic summer kickoff. So andito si Apple the App, si Tom, Taos ba yan? Tapos si Funk, Abby, with Chong, 1516, okay? Epic, okay? Boracay, Absolute, Jameson, and ayan. So kaya siya dito nakatayo sa mismong Boracay area dahil dito yon sa Epic. Kaya dito sa area na to siya. Okay, let's go! Ayan, medyo madaming tao dito. Ayan, medyo madaming tao dyan. Ayan na tayo sa area ng
binibilhan ko pa ng pasalubong. Katabi ito ng Mandarin Nest. And if ever, pwede kayo dyan, ha? Dito, mura dyan. Mura dyan ang mga t-shirt, ganyan. Tapos, wow, meron dito bago. May mga henna. Oh, meron dito mga bilihan ng mga food. Oh, di ba? Guys, tignan nyo, oh. Dito na tayo sa side ng Mandarin Nest. Ayan yung Mandarin Nest. Yung area na yan yun. Okay? So, ngayon, pumunta na tayo sa side ng Station 2 going to Station 3. Ayun, no, tignan nyo, oh. Boracay Uptown Hotel. Meron din pa fire dance. Wow! Sabi, talaga ngayon talaga yung official na pagbabalik. Dati ba na nagpunta ka dito, may ganyan? Ano? Na parang? Ano parang mga ganyang mga sasaya? Wala, no? Wala. Wala. Oh, ayan. Ako din, wala din. Dahil January nga, sabi ko sa inyo, ako nandito. And saan ba tayo ate pupunta ngayon? Like, kumain naman tayo. I mean, uminom muna tayo, gano'n. Parang gusto ko na... Parang gusto ko na shake. Ayan, sasabihin na naman ang viewers, na baka di ka uminom. Siya po, yung ate ko po ang iinom. Kasi ano yung paborito mo uling cocktail? Kanina sinabi mo, margarita. Lahat favorite. Oh, lahat favorite niya. Pero ako actually guys, share ko lang sa inyo. Kapag gusto niyo tanongin kung ano yung favorite kong cocktail, ang lagi ko lang iniinom pagka amaretto sour. Ayan, amaretto sour yung lagi kong iniinom kapag gumigimik ako. Pero, yun yung sa mga cocktail, yun ang favorite ko. Pero kapag sa mga medyo hard, ang lagi kong gusto guys, Jose Cuervo. Yung Jose Cuervo, naiinom ko siya ng kahit walang chaser. But now, hindi ko siya ginagawa dahil tapos na ako sa season na yun. Nung high school, ganun. Pero ngayon, mabait na ako ulit. Hey guys, andito na tayo sa area ng Summer Place. Share ko lang sa inyo, kapag pupunta kayo dito ng Boracay, ang mga top na isasuggest ko sa inyo na mga bar or mga party place dito. Number 1, Summer Place. Number 2, Epic. Number 3, Wave. Waves o Wave? Yun, yung tatlo na yun. And guys, hindi yun in order. If ever, kahit anong order doon, pwede nyong puntahan. Lahat yun. And actually, may mga entrance yan. Yung Epic may entrance. Yung Summer Place may entrance. Ay, meron pa pala, Ombar. Ombar pa pala. May entrance din doon. Eh, dito sa Waves, hindi ko alam. Kalimutan ko na kung may entrance or wala. Ayan guys, ang sinasabi ko sa inyo, Summer Place. Yan, nagbebenta dyan ng drinks, ng shisha, ng mga pika-pika. Katabi niya itong ano, oh. Hindi katabi niya, Les Soleil de Boracay Hotel. Sabi, pinagpapawisan na ako. So ngayon, dito tayo sa side na to. Ayan, diba? Great ang Hulu. Yan, mga bilihan na naman ng mga samot-samot stuff. Ito, medyo tahimik na vibe dito guys. So ito ang tinatawag na Boracay Mandarin Island Hotel area. Tahimik na vibe. Diba? Then katabi niyan itong Stone Grill. And makikita niyo yung Stone Grill. Tapos itong KFC. Sabi, sa paglalakad natin, naglalapot na ako. Naglalapot na ako guys. Wala ko, tinawag ako nung nakasalubong natin. May sinabi, ay ba? Next area, Potato Corner, R&B and Shakey's. Ayan. Bukas ko siya guys. Pwede pa kayo bumili ng ganong oras. Ng ganitong oras dito. Ngayon nandito na tayo sa area ng Ombar. Again, ito po yung isa sa mga i-recommend ko sa inyo. Kaya lang nakalimutan ko lang na banggitin kanina. Pero the best to. Ombar, Waves, Summer Place, tapos Epic. Yan, yung Ombar! Welcome to Ombar, guys! Yan. At ang maganda dito kapag kagabi, meron nagro-rondang police. Diba? Galing, no? Yan yung Ombar. Ayan. Pagkatapos ng mismong Ombar, medyo tahimik na naman apart kapag kagabi. At ito, oh. Ayan. Ito yung makikita nyo, Christina's na restaurant. Restaurant by Christina's na yan. Then, Hapchan. Di ba? Yan yung mga madadaanan yung tahimik. At actually, may maganda dito. Ito ah. Ito yung gusto ko eh. Kaya lang, mas maganda ito kapag kaumaga. Makikita mo talaga yung flow ng water na bumaba. Ay, no. Yung water. Kita nyo? Di ba? Ayan, guys. Ngayon, dito na tayo sa Wave. Ayan, Wave pala. Hindi pala Waves. Ang Waves kasi matatagpuan nyo sa kabalat kung ano yung Baisiya. So, ito Wave. Oh. Di ba? Katabi siya ng Henna Regency. Di ba? Nakapunta na ako dyan before, dito sa area na to. Dito na tayo ngayon sa area ng Sea Breeze. Ayan, itong Sea Breeze, sikat na sikat yan na buffet. Actually, tinatag siya na the best buffet in the island. O, di ba? Kung mabasa nyo, meron siyang ganun. At if ever kung magkakain kayo o kakain kayo dito sa the best buffet in the island, 749 pesos net po ang presyo, okay? And katabi mismo ng Sea Breeze is yung ating pinag-check-inan before na nakikita nyo naman sa aking mga previous videos na meron akong pinost about sa Mandarin Bay. Ayan, katabi niya Mandarin Bay. Ayan. Wow. Ayun yung Mandarin Bay. Alam nyo, to be honest, yung Mandarin Bay, one of the best resorts para sa akin dito sa Boracay Island. Ayun, no, tignan nyo, oh. May Jerry's Grill dito, pangalawang branch na. Then next guys, afternoon is ito ng area ng Chachas. Ayun, as you can see, Chachas! Masarap dyan again yung dinakdakan at masarap din dyan yung mga cocktails according sa aking kapatid. Yes! Diba? At saka, mojito! Ayan, mojito daw ang masarap doon, yun ang sinasabi niya. Dito na tayo ngayon sa area ng Station 3. I think Station 3 na to. Yung may nigi-nigi nunus. Ayan, dito na po tayo sa area ngayon at mga bilihan. Actually, dito sa area na to, mura dyan yung bilihan ng pasalubong. If ever, kapag gusto nyo titry. Ngayon, dito na tayo sa
Ice Flakes area. Actually, mayroon din akong vlog na ginawa about dyan, yung where to eat dito sa Boracay. Yan, pumunta ako dun sa taas para kumain. Like, dyan mismo sa taas na yan. Dyan ako nakaupo. Okay, malapit na tayo sa mismong area ng mga La Carmela, ganong level. Konting lakad pa. Oh, medyo madaming tao dito, ah. Daming tao. Ayan, ito, oh, Palm Tree, Modern Filipino. Actually, parang first time ko lang nakita to. Ewan ko, ah, parang first time. Baka bagong buka siya, guys. Diba? And ayan, natigan nyo. Napaka-ilaw dito sa side na to. Napakadami nilang pa-bling-bling-bling na colors. Dito tayo ngayon sa area ng, ano to? Pande Boracay. Tapos may yaw-yaw, oh. Diba? Makikita nyo doon yung yaw-yaw. Ang sikat na yogurt place sa Metro Manila. Meron na dito sa Boracay. Ayan guys, La Carmela de Boracay, ang sikat na sikat na laging binabanggit ni Boy Abunda sa mga show niya. Sinasabi niya ganun, maraming salamat Boy So and La Carmela de Boracay. Diba yung lagi? Nakalakihan ko yun sa The Buzz. Puro yun ang kanyang mga binabanggit. Ayan guys, ngayon dito na tayo sa area ng Paris Hilton. Ako saan binlog ko din to. Ayan, Paris Hilton. Wow. Actually, masarap yan. Yung beef pares, 205 pesos lang. Pwede kayo dyan. Hello! Yan o. Oh. Dito sa side na to, Calypso Beach and Dive Resort. Diba? Ayan. Oh, parang bago to for me, ah. Sensi, the Italian restaurant. Ang daming tao sa loob. At ang ganda ng vibe. Ang liwanag. So, ayan na. Meron ditong haraan. Haraan? Or kung ano pa man yan? Then, Sea View Boracay. Ah, mag-feel ba? Pwede pala yun. Dito tayo ngayon sa area ng Andox. Actually, one of the first yan dito sa Boracay, yung Andox na branch na yan. Parang yan nga yung pinakauna eh, di ba? Yung side na yan. Then, padiretso na tayo doon sa may Sunnyside branch dito sa Station 3. Ayan, guys, at share ko lang sa inyo, dito ngayon tayo sa area ng Bamboo. Ayan yung Bamboo, oh. Itong area na to, murang kainan na buffet. So, lunch buffet dito, 299 pesos lang. Daming tao sa area na to, no? Daming tao. Tingnan nyo, guys, dito yung Sunset View Resto Bar. Ever kung gusto nyo mag-inom na merong tumutugtog. Ayan, best place yan to choose. Ayan, diba? Sunset View Resto Bar. So ngayon, pupunta na tayo sa ating favorite place na kainan ng yogurt. Alam nyo yan kung nanonood kayo sa akin, ang Cafe Maruha. Ayan, chill lang, ano? Chill lang yung place ng Cafe Maruha. Ayan, ang ganda pa ng colors. Pero may mga tao ah. So dyan parang hindi lang maingay, ganun yung vibe. Okay, so dito tayo order sa aking paborito na place. Cafe Maruha Frost, soft serve ice cream. Yep. Yogurt yan. Hello po. Ah, yogurt? May yogurt pa? Yes po. Okay, so guys, yogurt. Dito ko lagi umu-order. Umu-order tayo. So ano po yung mga flavor na toppings na available? Yung mga nakasulat po dyan. Ah, yan. So umu-order na tayo ulit. Kung napansin nyo sa dati kong vlog, nag-vlog ako about dito sa Cafe Maruha. Favorite ko to. Ulit na tayo. Ate, mayroon akong card. Ay, hindi. Mayroon akong PWD card tulad dati. Okay. So, diba? Applicable dito, guys, yung PWD card. If ever. Okay. So, inaantok na siya. Inaantok na siya. Hintayin natin. Ay, ang taas naman ng mismong yogurt na ginagawa sa akin. Ngayon, tignan nyo, guys. Oh. Ayun yung ginagawa sa akin. Yun yung yogurt ko. Ang taas, oh. Oh my God, ang taas. Wow! Favorite ko yan! Okay. So, tignan natin. Ay, ayan. Ayun na mismo yung milk chocolate. Wow! Ayan. Maninigas yan. Diba? Ooh! Walang kamalay-malay si ate, binibidyo ang kaganyan gawa niya sa akin. Pero don't worry, hindi naman nakikita si ate. Yung mismong yogurt na naman nakapokus. Okay, ayan na. Nabili ko ng aking favorite na yogurt. Okay, so ngayon, tara, bumalik na tayo dun sa U Hotel. Papakita ko naman sa inyo yung area ng balikan doon. Dahil doon sa mismong dadaanan natin, makikita niyo yung mismong area ng mga sikat na restaurants tulad ng Subo, Boracay, and etc. Then guys, oh, diba, nadaanan na natin yung Subo, Boracay. After nun, makikita niyo naman itong mismong La Carmela area. Actually, ang laki na ng La Carmela, yo, if ever. I mean, ang laki na ng La Carmela talaga dahil dati maliit lang yun eh. Ngayon, ang laki na. Ayan, so dito sa area na ito, makikita nyo, mayroon dito mga bilihan ng pasalubong again. Tapos mayroon dito La Paz Bachoy area, may spa area, di ba? Tapos dito, Korean restaurant. Ayan, as you can see. Wow, bago ito ah. Tapos yun, mga pasalubong area ulit. Dito sa side na ito. Tapos doon, pag dinadiretso yan, yun na yung U Hotel. Ayun na, dito yung Island Grill. Barbecue night, Island Grill. Ito, souvenir area ulit. Tapos ito na yung U Hotel, Station X, ang ating hotel. Pero yan, may Poco Deli pala dito. Sikat daw yan. So guys, ngayon nandito ako ngayon sa Parao Beach Club at yung location nilalagay ko na lang dito sa screen. And ngayong gabi, ang aming trip lang ay mag-chill-chill. So dito, pwede kayong bumili dito ng mga drinks, pwede kayong bumili dito ng mga appetizers, ng mga finger foods. At ngayon, ayan, mapakita ko sa inyo. Ayan, yung ate ko is bumili siya ng, ano to ate? Margarita.
Margarita. So yan, margarita yung in-order niya. Tapos order lang kami ng fries. Tapos ako, mango juice o mango shake. Actually, di ba kung napansin nyo, kung OG viewer kayo sa akin, napansin nyo na hindi ako madalas uminom. So sinasamahan ko lang siya kasi naghahanap siya ng perfect place to drink dito. At alam niya to eh, nakikita niya to sa social media. Kaya ngayon is para masamahan ko siya, inom ako ngayon ng mangga. Mangga shake. Mangga shake. So, medyo maingay dito kaya nag-mic ako. And malakas ang tugtog. Hindi ko alam kung naririnig nyo. Feeling ko nga makaka-copyright ako dito sa part na to. Pero papakita ko sa inyo ngayon yung paligid. Okay? Imo-montage ko. Ayan, so ngayon ipapakita ko sa iyo yung menu para if ever kung pupunta kayo dito, makita nyo kung ano nga ba yung dapat nyo orderin, okay? So dito sa side na to, unang-una, ayan, makikita nyo isa yung mga salad nila, tapos yung mga Filipino special menu, main courses and Filipino dishes, ayan. So i-post nyo na lang para makita nyo yung exact price. Ayan, o diba? Makikita nyo mayroon silang sizzling pork sisig, 330 pesos, and ayan pa yung mga ibang prices. O, dito naman mga pizza, tapos mga finger food, so ang aming in-order is yung french fries, 180 pesos lang siya. Ayan, oh, makikita nyo dito may pasta and noodles, tas sandwiches, i-pause nyo na lang, and ayan, mga mocktails. Mocktails, tapos may bartender specials, tas house favorites, then ayan, mga classic cocktails, ayan, mga bar mixes, mojitos, tas whiskeys, vodka, and rum. Yeah. Pause nyo na lang, andyan yung price. So yun lang, yun lang naman yung gusto ko ipakita sa inyo. Kaya if ever kapag kayo naghahanap kayo ng place para uminom, pwedeng-pwede nyo itry ito. And beachfront siya guys, ayan nyo, as you can see, medyo gabi na nga lang talaga eh. Pero dyan yung sunset, makikita nyo yung sunset dyan, maganda. Kapag ka pumunta kayo dito ng 4pm to 6pm, yun, pababa yung sun nun. And very chill siya, yun nga lang, medyo maingay. Kasi diba usually, may mga tao ang vibe is parang tahimik lang na chill ganyan. Dito, chill na may tugtog, okay?